Good morning po. Tayo po'y mag-aral muli ng salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan ay sa Acts chapter 1 verse 6 to 8, aklat ng mga gawa. Chapter 1 verse 6 to 8. Sabi po rito, nang muling magkatipon si Jesus sa mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng Espiritu ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. So bago po umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesus, siya po'y nagtagubilin sa mga disciples. Kasi po itong mga disciples nagtatanong kung kailan siya magtatatag o itatatag na nga muli ang paghahari ng Israel o ang kaharian ng Diyos sa Israel. Ano po? So parang sa panahon po natin, ganyan tayo eh. Iniisip na natin ngayon yung end times. Kailan ba darating ang end times? Kailan ba yung second coming? Pero alam niyo po dito ay sumagot ang Panginoong Jesus. At ang sagot niya po ay hindi niyo na concern kung kailan yon. Ang mahalaga, sabi niya, taglayin ninyo yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi para po sa paglilingkod sa Diyos, napakahalaga po ng mga alagad ay lumakad ayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang sila ay maging saksi or witness. Pag sinabi pong witness, patututuhanan nila yung mabuting balita simula sa Jerusalem hanggang sa dulo ng daigdig. So, unang-una po natin makikita po rito na napakahalaga ng Holy Spirit at hindi natin siya pwedeng i-eliminate sa buhay ng Kristiyano. Even though nasa end times na tayo, no, tingnan niyo po yung mga nagaganap at nakikita natin sa mundong ito, pero ang concern pala ng Diyos ay hindi tayo mabisi sa kaiisip ng mga mangyayari sa mga huling araw, kundi ang dapat daw po nating pagtuunan ay taglayin natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yun po ang dahilan kung bakit po dapat i-emphasize sa panahon natin ngayon ang Holy Spirit. Kasi po kung alam po ninyo na ang ating Panginoong Jesus in His humanity ay nanangan po siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Makikita niyo po yan sa Gospel of Luke chapter 4 verse 1. Ang sabi po dito, Jesus full of the Holy Spirit returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert. Naalala niyo po nung pagkatapos po siyang bautismohan ni Juan sa tubig, ang ating Panginoong Jesus ay pumunta sa ilang. At ang description po sa kanya, he was full of the Holy Spirit at siya sa ilang ay tinukso ng Diablo. Makita niyo po kung paano nagtagumpay ang ating Panginoong Jesus sa Diablo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ang sabi po rito sa verse 14, ng Luke chapter 4, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit and the news about Him spread through the whole countryside. So maintindihan natin, in His humanity, nung nagkatawang tao pong Panginoong Jesus dito sa lupa, He has to rely in the power of the Holy Spirit. Kaya He was full of the Holy Spirit nung siya po'y nagsimulang magministeryo. Siya'y tinukso ng Diablo at ang sabi ng Biblia, siya'y nagtagumpay sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At makikita po nating malinaw yan sa Book of Acts chapter 10. In Acts chapter 10 verse 38, pinakita po ng Bible yung power ng Holy Spirit na nag-reside sa ating Panginoong Jesus as He ministered during His time. Sabi rito sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with Him. So dito malinaw na malinaw, si Jesus mismo, ang ating Panginoong Jesus, was anointed with the Holy Spirit and with power. And He went about doing good, healing those who were under the power of the devil. So hindi niya po magagawa effectively yung ministry niya without the power of the Holy Spirit. Kaya tayo ngayong New Testament believers, binilinan din tayo ng Panginoong Jesus. Hindi lamang yung mga disciples, ano po. Huwag niyong intindihin yung end times. Ang i-concern ninyo ngayon ay kung paano kayo mapupuno nitong Espiritu Santo ito at tataglayin nyo yung kapangyarihan na ito.
ito. Kaya nga po sa Ephesians chapter 5 verse 18, yun po ang kabilin-bilinan ni St. Paul, be filled with the Holy Spirit. Siguro may mga ilang problema lang kasi kung bakit natin hindi ito na iintindihan ng lubos. Unang-una po, maintindihan natin ang banal na Espiritu ay gift ng Panginoon sa atin. It is a gift and can be received only by faith. Ang sabi ng Biblia sa Acts chapter 2 verse 38, and Peter answered them, repent, change your views, sabi rito, and purpose to accept the will of God in your inner selves instead of rejecting it. And be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for forgiveness and release from your sins. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. At ang sabi sa verse 39, the promise is to you and to your children and to for all that are far away, to as many as the Lord our God invites. So ibig sabihin, ang gift ng Holy Spirit ay binibigay sa atin the moment we believe. The moment we have received the Holy Spirit, the salvation na tinanggap natin ng Panginoong Hesus sa buhay po natin, ang gift of the Holy Spirit is already available to all of us. Kaya nga po sa Luke 11 verse 13, maintindihan natin na sabi ng Panginoon sa Gospel of Luke verse 11 verse 13 ay ganito. Okay? Sabi niya, if you then evil-minded as you are, know how to give good gifts that are to advantage of your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask and continue to ask of Him? So ibig sabihin, yung Holy Spirit pala ay gift ng Diyos sa believers. All we need to do is to believe and receive it. Kailangan natin taglayin yan. So, isang pagkakamali po natin when it comes sa Holy Spirit, we thought it was an emotional experience. At sabi ng iba, Pastor, kasi yan yung nangyari sa Acts chapter 2. Totoo po yun, dramatic po yung nangyari sa Acts chapter 2 because that was the first time that the Holy Spirit ay na-introduce po sa buhay ng mga disciples. Tandaan niyo po, no, hindi po naibigay ang Holy Spirit noong narito pa si Jesus sa lupa. At nung dumating yung banal na Espiritu, dun sa Acts chapter 2, dun lang po talaga na-introduce ang Holy Spirit sa buhay ng mga disciple. At dramatic po yung experience na yun. Makikita ninyo, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Pero agad-agad, mapupunan nyo po na after nilang magsalita sa iba't ibang wika, si Peter ay nagkaroon ng boldness, nagkaroon ng power to preach the gospel. Yun po ang tunay na palatandaan na tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu. Taglay natin yung kapangyarihan. At yung Pedro na dating nagtatwa sa Panginoong Jesus ay di na nahihiya at nangaral ng makapangyarihan. At noong araw na yun, 3,000 tao agad ang nakakilala sa Panginoon. So, totoo po yun. At ang sabi nga po sa John chapter 7, verse 37, ito po yung description ng experience na yun, ano? Now, on the final and the most important day of feast, Jesus stood forth and He cried in a loud voice, if any man is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, sabi rito, he who believes in me, out from his innermost being, springs, rivers of living water, shall flow continuously. So binabanggit po rito, sa sino mang nananalig sa akin, sabi ng Panginoong Jesus, ay bubukal out of his innermost being, rivers of living water. At ang sabi po rito, but he was speaking here of the Spirit, whom those he believe, sabi rito, in Him were afterward to receive, for the Holy Spirit has not yet been given. So, pinaprophesy ng Panginoon Jesus na darating itong banal na Espiritu at bubukal ito sa Espiritu mo. Out of your innermost belly, lalabas po yung kapangyarihan ito ng Espiritu Santo na siyang tutulong sa atin upang lumakad tayong matagumpay sa mundong ito at maging mabuting patotoo ng mabuting balita. Again, friends, I challenge you to receive the fullness of the Holy Spirit as you study God's Word today. In Jesus' name, amen. God bless.